Hi guys! Welcome back to my goodness. So today, ang gagawin natin ay magluluto tayo. So this is very easy. Tinawag ko to na seafood hot pot. So here are the ingredients. Let's start with our seafood. Ito yung mga ilalagay natin. So I have here crabs, shrimps. So depende sa inyo kung ano yung mas gusto nyong ilagay. So, any seafood like yung mga tahong, alimango, kung gusto nyo, then that would be fine as well. Meron tayong crab stick. So, this is salmon balls. Ito yung squid balls. And this one, yung gagamitin nating noodles, is udon. So, it's a Japanese noodles. But you can use any kind of noodles. Like, instant noodles, pwede rin yun. Pwede rin sotanghon. Yep, masarap yun. Na-try ko na siya. And then, meron din tayong mga vegetables na ilalagay natin. Celery. So, this is very important. Kailangan madaming celery na i-chop nyo na. And this is wansoy. So, this wansoy is optional. But I love the taste of wansoy. Kilala siya sa mga Vietnamese cuisine. Yan. Tsaka yung mga Malaysian cuisine. Yan. Masarap siya. And then, we'll be putting in some yellow sweet corn. Chop nyo lang. So, you can use like 2 cubs. And then, this is beef cubes. Or, you can have beef stock. Kapag meron kayo, you just have to boil beef bones or pork bones. Pwede rin chicken bones. And yun ang gamitin yung stock para hindi na kayo gagamit nito. Now, we also have, this is pechay bagyo that I have chopped. Ayan. Yung ginagawang kimchi. Ayan. And this one, favorite ko to, ito yung bok choy. Chinese pechay. Ayan. Medyo pricey lang ng konti kesa regular na pechay na Tagalog. Pero pwede nyo rin gamitin ang pechay. So, okay din yon. And now for our seasoning ng ating soup, I'm using Mamacita's Barbecue Marinade. So, all around to sa akin. We will just gonna be putting in some ground pepper. Alright. Then we have some kimchi here na pwede natin kainin kasama nito. So, habang nag-hotpot kayo, pwede na rin kayong mag-samgyupsal. So, that's another recommendation. Na, so, ngayon, ang gagawin natin is, magsisimula na tayong magpakulo ng ating water. Alright, so, samahan nyo ako sa pagluluto ng my very own hot pot. Alright, so guys, here, nagpapakulo na ako ng tubig. Madami yung pinapakuloan kong tubig. Kasi ito yung parang magiging reserve soup nyo or stock para dun sa hot pot natin. So, by the way, while I'm boiling my water, this is a hot pot casserole na meron siyang division sa gitna. So, I bought this in Shopee. Sa online store lang. So that you can pour 2 hot pot na pwede nyong sabay na lutuin. So, you can either have seafood here. Kasi sometimes yung ibang kasama natin sa bahay, hindi sila pwede nung seafood. And then, gusto mong kumain ng seafood. So, pwede dito. Tapos dito naman, you can opt for the squid balls, meat, chicken, so pwede yun. Now, ito yung ilalagay nyo sa ibabaw ng mesa nyo. So, pag napakuluan na natin at nakagawa na tayo ng sauce or ng stock niya, yun ang ilalagay nyo dito. Tapos, isa-serve nyo sa gitna ng mesa. Tapos, i-refill nyo na lang siya ng reserve stock nyo every time na mauubos. You have the option to have like yung mga samgyupsal meat, pwede nyo rin yung ilagay sa hot pot nyo. And chicken, yung dapat yung breast part lang. Hihiwain nyo lang na maninipis at hindi nyo na siya kailangan i-marinate. Diretso na siya dun sa hot pot. Ito para magkaroon kayo ng variation na pwede nyo ilagay sa hot pot nyo. Kasi ang pinaka base at kung saan nandoon ang lasa, eh nasa stock natin na gagamitin. Okay, so I'll let you know once this boils, lalagyan na natin siya ng mga ingredients natin.
Alright, so guys, kumukulo na. Pwede na tayong maglagay ng ibang ingredients. So, unahin natin, maglalagay tayo ng samuna. Kasi this is according to your taste. And then, we'll be adding the mamacitas, barbecue marinade, so, wala na tayong ilalagay na kahit anong pampaalat or any other seasoning kasi itong mamacitas is kompleto na siya. Kaya nga mabilis ka lang makakapag-prepare ng hot pot mo. This is just what 1/2 cup. So, ayan na. So, at first, kung hindi nyo matansya pa yung dami ng mamacitas na ilalagay nyo, pwede 1/4 muna. Pwede ka namang magdagdag. Kasi yung seasoning natin na nilagay, meron na siyang kasamang, it's a little bit sweet na. At saka, kompleto na yan ng seasoning. And then, the next, kumukulo na siya, lagyan nyo lang ng celery niya. So, we need lots of celery para dito sa ating hot pot. Just add half lang yung inad ko. Pwede ka kasi magdagdag while kumakain kayo. So, yun ang maganda sa kanya. Then, I'll add my pepper. So, hintayin lang natin na lumasa yung celery. Dagdagan natin siya. Yep, madali lang siya. Now, if you wanted yung soup nyo na maanghang, then just make sure to have a ready chili sauce or chili flakes will do also. So, ganyan lang siya kabilis mag-prepare ng hot pot soup niya. Dinadagdagan ko lang kung medyo natatabangan ako. And that's mainly it. Alright, so okay na yung soup natin. Masarap na siya. I will put it as a reserve and then ilalagay ko na yung aking gagamitin. Alright, so guys, eto na. Ito na yung hot pot casserole na gagamitin ko sa mesa namin. Pakita ko lang sa inyo. Okay, so pag sinerve nyo na ito, ganito ang itsura. You can put it in a induction oven or yung meron kayong stove na may butane. So yun, you can use that. Okay, so nilagay ko na dyan yung soup. So magkahiwala yan. Hindi yan magkakasama kasi may divider siya. So unahin muna natin yung corn kasi matigas to. Let's just boil it. So guys, ito pwede na. Pag sinerve nyo, sila na yung bahalang maglagay ng gusto nila. Kasi matagal yan maluto. Ito yung crab na ginagamit ko. Tinanggal ko lang yung... Yan. So this one is seafood. Ito yung mga squid balls. So there. There's my crab. And then... Ipon. Choose nyo kung ilan ang gusto nyo. On this side, I will add itong vegetable na to. While on the other side, I will put my squid balls. Ayan. Then I will put noodles on this one. So, madali lang maluto tong udon. Now, if you're using sotanghon, ibabad nyo muna sa tubig bago nyo ilagay dito. Pero kung ang ginagamit nyo ay instant noodles, mas madali lang, diretso lang siya. Sarap. And then, ilagyan ko siya ng crab stick. And itong bok choy. On this side.
Tapos, may lalagay pa ako yung wansoy. This is wansoy. My favorite. Lalagyan ko siya. Pag malapit ng maluto. Kung gusto nyong mas maanghang, yung isa, either ito o ito, then naglagay lang kayo ng either chili paste, chili sauce, or yung chili flakes. Pwede yun. Ayan o, kasi nag-orange na yung there. May ako natikman, baka hindi pa luto itong ano. Okay, so that's basically it. Pag naluto na to, tapas nyo lang yung heat. Pwede na. Ano pa natin ang gulay. So while you're eating, pwede kayo mag-refill ng stock. Tapos, refill na lang din ng mga sahog niya. So, masarap to lalo na't maulan ng panahon. Okay. Pwede na natin tikman itong isa. This one. Sarap. Lagyan ko pa ng konti. Itabang. Okay, so there you go. Ito na yung ating hot pot. Tikman na natin. Sarap na seafood. Sarap. Lasang-lasa yung crab at saka shrimp. Tikman natin itong kabila. Sarap pa rin. Masarap din kasi yung wansoy tsaka yung celery. Sarap. So, do not ever attempt cooking a hot pot na wala kayong celery or wansoy man lang. Kasi yun talaga yung nagdadala ng lasa. At yung barbecue marinade. So, anything na ilalagay nyo, whatever you choose, pwede. Kayong bahala. Basta yung soup, masarap. Masarap na lahat siya. Alright, so that's actually yung ating hot pot. So guys, lutuin nyo na rin sa mga bahay nyo. For Sunday gatherings or any special occasions na meron kayo, pwede rin kahit yung, alam mo yung kakain lang kayo sa bahay. So you might as well gumawa kayo ng mga ganitong dish para hindi nyo nami-miss yung pagkain sa labas kasi magagawa nyo sa bahay. At sobrang affordable lang ng mga ingredients natin. Depende kasi sa inyo kung ano yung gagamitin yung ingredients. Alright, so guys, thank you so much for watching. Have a great day, everyone. Don't forget to subscribe. Bye!